Hindi tumitigil si Moira sa kanyang samaan. Tuwang-tuwa pa siya nung si Annalyn nga ay muntik na nga malagay sa alanganin ng buhay. Dahil nga sa nakita sa video na hinahabol nga ito ng masasamang tao at pinaulanan ng bala. Mabuti na lamang at magaling ang kanyang kasama na si Elias at naprotektahan siya. Dahil nga sa kasapangan ni Moira na instead nga na ipagkasalitang si Annalyn ay kinatuwa pa ang nangyari. Hindi pa iwasang manggalaitis sa galit itong si Lynette hanggang sa nasampal nga niya itong si Moira. Sinabi nito sa kanya na nararapat umano ay bumalik na siya sa kulungan at inaantay siya ng kanyang mga kaibigan doon. Hindi nga matapos-tapos ang kanilang bangayan, lalong hindi rin mapalagay si Moira. Hindi niya papayagan na maging masaya na nga itong magpamilya ni Annalyn at itong si Lynette. Kaya naman gagawa siya ng paraan nang sa ganun magkagulo-gulo na naman ang lahat. Sa kabilang banda, makikita nga nitong si Lyndon, itong dating kaibigan ni Doc Carlos. At magugulat ito at magtataka dahil hawak-hawak niya ang relo nitong si Doc Carlos kung kaya't maghihinala itong si Doc Lyndon at sasabihin na kung naroroon ba sa bahay niya itong si Carlos. Balit ayaw nga na masangkot sa gulo nitong si Doc Romualdo at kahit naroon sa kanyang bahay ay hindi nito sasabihin at aaminin. Ipagkakailan niya ang lahat. Ngunit ging binabalaan siya nitong si Doc RJ na sa oras na matuklasan niya na may kinalaman siya at tinatago niya itong si Carlos ay hindi siya magdadalawang isip na maging siya ay sampahan na rin ng kaso dahil pinaprotektahan nga niya ang isang taong kriminal at hinahanap ng batas. Ay naman makaramdam ng pagkapangamba itong si Doc Romualdo at nag-aalala din siya na baka nga sa ginagawa niya mapapahamak siya dahil maari nga pag nagkataon ay matanggalan siya ng lisensya. Madadamay kasi siya sa kaso nitong si Doc Carlos. Ngunit kahit anong gawin niya ay wala siyang magagawa dahil malaki ang utang na loob niya dito kay Doc Carlos. Minsan din kasing tinulungan siya nung nagkataong nagkaproblema siya sa pagiging doktor niya nung mga nakaraan. Sa kabilang banda, magugulanta nga itong magkapatid dahil sa kanilang mga natuklasan. Dito nga sinabi ni Zoe na ito nga si Justine ay nagnanakaw na nga ng pera sa FX. Bagay na ikinagulat ng dalawa. Kung kaya't kailangan meron silang gawin bago pa man ngang lumubog sa utang ang FX. Dito nga ay naiisipan na nga niya ay Annalyn dahil sa kanyang pag-alala kung ano mangyayari sa hospital nila. Agad na sinabi niya ang kanyang mga natuklasan dito sa kanyang amang si Doc RJ. Gulat na gulat din itong si Doc RJ. Kaya naman itong si Doc RJ ay agad magpapaimbestiga sa kung ano talaga ang totoong mga nangyayari at sa kababalaghanan na nangyayari sa loob ng FX na sa kanyang pakiramdam maging itong si Eric ay kasapot nga nitong si Justine. Kung kaya't nagpupumilit ito na pumasok sa loob ng ospital. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan itong si Eric. Noon pa man ay duda na siya sa biglaang desisyon pumasok sa loob ng FX. Dahil sa nag-hire nga itong si Doc RJ ng isang private investigator, dito nga ay malalantad ang lahat na marami na palang nawawalang pondo. At kaya pala umalis bigla itong si Eric ay dahil na rin ay maging siya ay malaki din ang nakuhang pondo sa loob ng FX. Ito pala ang namumuong plano ng dalawa. Habang sila ay namumong problema, ang dalawa namang mag-ama ay ginagrab ang opportunity na kunin ang pera ng FX.